Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Kibuloy, nagtatago raw sa Davao City ayon kay ex-president Duterte. Minasama na naman ni iniba na naman nila yung ano ni ano nung sinabi ni Tatay Digong, pero bigyan natin ng reaction to, panoorin natin. Puro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Mensahe pa ni Duterte sa pastor, huwag siyang idamay. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nasa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Kibuloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Kingdom of Jesus Christ Compound na parehong nasa Davao City. June Bauto, shoutout. Ito raw kasi ang nagsisig mga refuge ni Kibuloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong Kingdom Compound niya dyan sa airport banda. Nakapunta na siya ng Manila kung anong may Ma'am Wilma Kwan, salamat. May mga bahay niya doon. And I must protect my ignorance. Pinaghahanap ngayon si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse at sexual abuse mula sa Davao City Regional Trial Court Branch 12. May bukod pa siyang warrant of arrest mula naman sa Pasig RTC Branch 159 para sa kasong human trafficking. Dagdagan niyo pa! Mariyan din ang arrest order mula sa Senado dahil sa hindi pagsipot ng pastor sa mga pagdilig tungkol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa KOJC. May payo naman si Duterte kay Kibuloy. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get a fair deal to this administration, huwag na lumabas dyan sa Tamayo. Iginit naman ni Duterte na hindi nga kinakanlong si Kibuloy. Wala rin daw siyang balak tanggapin ito kung sa kanya personal na susuko. Hindi ako natatanggapin. Hindi ako masulit eh. Alam nyo, napakaganda ng sinabi dito ni Tatay Digong, pero minali pa rin to ng mga tansu vlogger. Ito kasi yung napakagandang halimbawa na kahit kaibigan mo, kung nagkasala man siya sa batas or may kaso siya sa batas, ay hindi mo dapat konsintihin or itolerate. No? Ayun yung pinapahiwatig dito ni Tatay Digong. Hindi naman niya sinabi na may kasalanan talaga si pastor, at hindi niya rin sinabi na nagalit siya kay pastor, no? Pero ito yung napakagandang halimbawa na sa mga lalot sa mga may impluwensyang tao na kapag kaibigan mo at may ginawang kasalanan or may kinakaharap na kasalanan, huwag mo i-tolerate. Napakaganda nitong ano na to. Kaso nga lang, minasama pa to ng mga Duterte vloggers. Sa totoo lang. No? Meron pa nga, lalo si Maring Janet. Sabi ni Maring Janet, oh. Si Digong, nilaglag na si Kibulok. Si Kibulok daw, nilaglag na. Kaya ko, kita mo, tingnan mo kabubuhan mong hayop ka. Imbis na talakayin mo doon na napakagandang halimbawa yung sinabi ni Tatay Digong, ang sinabi mo ay inilaglag. Dami talagang tangang vlogger, no? Walang nawala. Ginit pa ni Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hirit niya pa sa pastor. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. Siraulo din si tatay, no? Laulo din eh. Eh, tama naman si tatay. Ma'am Ram, shoutout pala. Hindi ko na shoutout si Ma'am Ram. Yan naman pala eh. Huwag niya madamay dito. Saan ba yun yung isang karugtong nitong video na, no?
Oh, ito ako. Kibuloy, aharap sa isa pang warrant para qualified human trafficking. Oh, panibagong warrant. Damihan nyo na. Iya pa kayo. Gawin nyo ng mga 100. Oo. Gawin nyo lang isang 100. O ito, may mga ayon din to sa mga Tansu vlogger na papanood natin. Pero hindi naman natin masyadong pinapaniwalaan yun. Pero at least, kahit papano, naisasabi ko sa inyo. Para in case na mangyari nga yun, alam na natin yung mga gagawin natin, diba? Kasi may mga balibalita. Lalo't pinos nga ni Master Judea. Tingnan natin kay Master Judea. Ito. Natatandaan niyo yung sinabi ko nung nakaraan about sa YouTube channel na ipapa-shutdown? Ito. Ayan o, kita niyo ba yan? Kita niyo yan? Okay, babasahin ko sa inyo. Ayan, screenshot niyo para makita niyo. Pinost yan ni Master Judea. Yan. So, ito ano, sabi o. Nako, mukhang pati YouTube papakailaman na ni The Junior. Google, Boost, Philippines, due to PBBM, Digital Agenda. Yeah. Alam nyo, nung nakaraang mga araw, di ba sinabi ko sa inyo na gustong patahimikin ang mga vlogger. Kaso, sa hindi ko alam na pamamaraan, kaya nga sinabi ko sa inyo, baka sa YouTube or baka ipagurgur. Hindi ko alam. So, ito nga, may lumabas nga na ganito. So, sabi ko, baka sa YouTube nga. No. So, pero yun, tangina, pati YouTube papakailaman. Tapos, yun pa, may mga, yung mga bobong Tansu vlogger sa kabila, hindi na gets to. Biro mo ba naman sabi, oh? Biro nyo ba naman yung sinabi? Sabi. Ayan, ano na kayo, tag dito, papataimikin na kayo. Kasi kumakampi kayo kay Kibuloy. Sabi ko, anong meron kay Kibuloy? Ano na namang kinalaman niya rito sa YouTube na to? Eh, kaya nga yun eh, kaya nga sinasabihan ko nga rin yung mga kapwa ko YouTuber na mag-ingat din. Oh, kasi hindi rin kasi talaga biro tong trabaho namin, lalo kami hindi kami panig sa administrasyon Marcos na kung saan ay sila yung nakaupo ngayon. Yung mga Tansu Dugyot vlogger, safe sila. Oo, sa totoo lang, kasi mismong presidente yung sinusuportahan nila, kami hindi. Kaya talagang delikado yung buhay namin. Hindi namin alam kung bukas sa makalawa, bigla na lang kaming tumimbong dyan. Yung channel namin, biglang mawala. No, hindi natin talaga malalaman. Kaya nga, sabi ko nga nung nakaraang araw, kung ano man yung mangyari, di go na, wala na ako pakialam. Wala na akong pakialam, no? Kaya nga, sabi nung nag-chat, ano dyan, hindi nila kayo mapapakialaman sa YouTube. Pwede nga yun. Pero paano sa totoong buhay? Kasi talaga eh, eto ah. Kung mapapansin nyo yung about sa PDEA na issue ni Marlica, hindi pinalabas sa mga media. Tapos yung pagkatanggal ni Governor, sino ba to? Anong apelido nun? Yung pinatanggal na Governor sa Maisog Rally? Dahil dun sa Maisog Rally na yun. No? Tingnan nyo, hindi rin pinadaan sa media yun. So, saan nga ba nakakuha ng balita ang mga Duterte supporters? Walang iba, kundi sa aming mga vlogger. Tingnan nyo yan, yung issue na yan. Hindi yan dinaan dito sa... Hindi yan dinaan sa media. Hindi binalita. Diba? So, ibig sabihin, sa madaling salita, is kontrolado ng gobyerno yung mga media natin ngayon. Ito pinalakpakan. No? Kontrolado nila. Ibig sabihin, ano sila, nakasunod or baka may sinabi ang gobyerno. Ganito, yung mga bawal ipalabas ha, huwag niyo ipapalabas yan.
No, katulad nung pagkasibak ni Governor, di ba? Hindi pinadaan. Kaya nga, kami na lang yung ano, nakukuhanan nyo ng balita about sa mga nangyayari din dito sa Pilipinas. Kaya nga may pagkakataon na biglang sumasagi sa isip namin na talagang delikado talaga mga buhay namin kasi nga, yung media nga pinapatahimik, kami pa kayang mga vlogger lang. May war Arcel dito, 150 binayaran ko na daw. Naligaw ata to eh. May parcel, 150 binayaran mo. Sino tong Tony Adrada na? Ah, ito na naman ata yung turlo sa tong hype na to. O, ngayon, may parcel ka binayaran. Kanino ba yung parcel na yan? Sa akin ba yan? Sino kaya tong Tony to? Kapit-bahay ba kita? magkano binayad? 150 daw yung parcel. Sino ba pwedeng mag-abono dyan? 150 daw, sinisingil ako, parcel. Parcel mo yata galing kay Maring Janet, troll yan. Tanginan to, akala ko ba mga ano kayo, tapos ngayon pati parcel sinisingil nyo sa akin? Buisit mong mga to? Siguro chat niya sa asawa niya yun. Kaya sa anak niya. Hoy, may parcel ka dito, tapos nanonood ng live natin, naisend dito. Ay, play na natin to. Visit daw, eh. Dito pa sinisingil yung parcel na yan. Dante, saan nagugat ang kaso na yan? At yan ba, pwede rin piyansahan? Monica, nag-ugat ang kasong ito matapos ngang magreklamo ang isang 17 gulang na babae nang umano'y mga pang-aabuso, siya ay minaltrato, pinilit na magtrabaho at pinaniwalang ito ay bahagi ng kanyang paglilingkod sa relihiyon na pinangunahan ni Apollo Quiboloy. At ayon pa sa Department of Justice, Monica, walang piyansa itong kasong ito bilang paglabag sa ating anti-human trafficking law. Gumawa na sila ng kaso na walang piyansa, no? Nung mga unang kaso, may piyansa. Ngayon, may, ano na eh, wala na eh. Grabe. Okay. Dagdagan nyo pa. Nasa Pasig. Pinag-utos na rin ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang pag-aresto kay Apollo Quiboloy kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Kasama rin sa ipinaaresto ng korte ang lima pang kapwa akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Silvia Simanyes. Ang kaso ay paglabag sa Republic Act 9. Kasi ito kung bakit ginawa nila to. Alam niyo ang purpose nito. Ang purpose kasi nito is dalawa. Yung mga kasama ni Pastor Apollo Quiboloy dun sa mga nabanggit, pwedeng gagawin nila is magkakaroon sila ng agreement. O, halimbawa, o ganito, Jocelyn, ituro mo si Pastor Apollo Quiboloy, papalayain ka namin. Pwede mangyari yun eh. O, kasi nung unang mga kaso, di ba, may mga bill, so may mga piyansa, di ba? So nakakapagpiyansa yung mga kasama ni Pastor Apollo Quiboloy na mga nakasuhan. So ngayon, ito, ginawa nila, wala na. Ang tanong ho dito, asan po yung sapat na ebidensya na inabuso siya ni Pastor? Kaya kaso wala eh, sabi. Presidente nga natin, may sinabi lang na may agreement na sila Duterte at China na bunganga lang ang nakita natin. Asa pa ba tayong may ebidensya? 208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na walang piyansa. Sa desisyon ni Judge Rinelda Estacio Montesa na inilabas ngayong araw, hindi nito pinagbigyan ang mosyon ng kampo ng religious leader. Maganda siya, na inihain noong March 21 na ipagpaliban o suspindihin ang proceedings sa kaso ulo. At huwag munang magnabas ng warrant of arrest. Paliwanag ng korte, ipinagbabawal ang mosyon sa ilalim ng Revised Guidelines for Continuous Trial of Criminal Cases. Wala din anya sa mga dahilan sa ilalim ng guidelines ang binanggit para pagbigyan ang hiling na suspindihin ang court proceedings. Dagdag pa ng korte, matapos ang pag-aaral sa kaso kasama ng supporting documents na isinumite, nakitaan ng sapat na batayan para ipaaresto si Quiboloy at iba pang akusado.
Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, inaasahan na nilang hindi pagbibigyan ang kanilang motion. We actually expected that in the light of the political developments happening right now. And I think my co-counsel will file a motion for reconsideration, and if denied, we'll raise the matter on certiorari. Pag-aaralan din umano nila gaya ng ginawa sa kaso sa Davao City ay maghahain sila ng motion to quash o ipawalang bisa ang kaso at warrant of arrest. Samantala, welcome naman para sa Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng panibagong kautusan na hulihin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, patunay ito ng efficiency ng criminal justice system sa bansa na papanagutin ang mga individual na lumabag sa batas anuman ang kanilang kalagayan sa susyudad o kayamanan. Eh, bakit yung kay Franz, kay Risa nga, bakit wala? Kay Trillanes, wala din. Yung sa... Mahirap na magsayta. Yung sa anak mo. Monica, sa ngayon ay wala pa tayong nakita na tinatad talaga nila ng kaso si Pastor Apollo Kibuloy, no? Ito sa panibagong warrant of arrest na inilabas laban sa kanya at doon pa sa kanyang limang associate. Ayon naman dito sa kanyang mga abogado ay kabilang sa kanilang pag-aaralan ay kung kinakailangang iakyat itong kaso hanggang sa Court of Appeals. Ito pa yung pinakamasama dyan. Yung mga testigo, hindi natin kilala, pero yung mga akusado, tingnan mo, nakabalandra yung mga pangalan nila diyan, no. Oh, in fairness ha, nagbalita na sila. Pero ang galing din ng binalita nila, yung ikakagalit pa rin ng tao. Ay, naku po. Okay. Kahit sinuspindi siya ng 6 na araw. Live mula sa Tagum City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Rainiel, ito na ma'am, precious. Ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo ng Davao del Norte. Cheryl, patuloy nga ang pagbarikada ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib dito sa harap ng Kapitolyo bilang pagtutulumano sa ibinababang suspension order. Fred B. Sharaw. Gobernador, git nila, sila umano ang naglukluk kay Jubahib sa liderato, kaya sila lang umano ang may karapatan na magdesisyon para paalisin siya sa pwesto. Tama! Kaso nangyayari, iba ang nagdidesisyon eh. Unang-una, mga tiga Davao ang iluklok yung gobernador na yan. O tingnan nyo nangyayari ngayon. Kapag mga kaaliado ng mga Duterte, talagang doon pa lang eh. No? Diyan pa lang makikita mo na nabias talaga yung gobyerno natin. Na kapag nalaman nila na isa kang panatiko or tinatawag na kaaliado ng mga Duterte, tatrabahuin ka talaga. Katulad dito, hindi nga man lang inexplain kung paano tinanggal si gobernador. Basta na lang tinanggal. Hindi man lang nila pinadaan sa due process, 'di ba? Oh, sabi ni Ma'am Precious, kung di lang ako na matutulad kay Gob, sasali ako diyan. Uuwi talaga ako. Wag, isi ka lang, Ma'am, kasi baka hindi matuloy yung laptop ko. Diba? Hindi man lang una, hindi binalita ng mga media yung about dito kay Gob. Binalita na lang nila, eto na, yung nagwawala na yung mga tao. Magbarikada na. At nag-live na si Banat Bay about dito. Kung hindi pa magla-live si Banat Bay, hindi kayo magigising. Mataas man ang sikat ng araw, hindi ito alintana ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Ed Jubahib. Binarikadahan nila ang palibot ng Kapitolyo bilang pagpapakita nila ng suporta sa gobernador. Nakakadena rin ang mismong gate ng Kapitolyo. Hanggang kailangan niya kami, hanggang hindi pa na ibababa yung suspension niya, nandito kami, nakasuporta.
Nitong Huwebes, inilabas ng Office of the President ang 60 araw na preventive suspension order laban kay Hubahib. Dahil ito sa umano'y grave abuse of authority at oppression. Nagugat ito sa reklamo ni Sanggunian Panlalawigan Member Orly Amit dahil sa pagbawi ni Hubahib sa sasakyang pagmamay-ari ng Kapitolyo na naka-assign kay Amit. Ipinahiram daw ang sasakyan sa Provincial Engineering Office pero ibinalik raw ito kay Amit matapos ang isang buwan. Ni-recall ko yung service car pickup. Ni-recall ko dahil hindi niya ginamit. Nandoon sa bahay niya at may isa siyang lumang old na service car na naka-detailed sa kanya, issued din from the provincial government. Sagot ni Amit, legal na service vehicle ang pinuhang sasakyan sa kanya. Inatak raw ito dahil pinag-iinitan siya. Shoutout, Ma'am Regina. Salamat. I question kasi the budget of the governor. Nung nalaman niya na kwestiyon namin yung budget niya, especially the confidential fund, nagalit siya. Para kay Hubahib, power tripping ang ginagawa sa kanya ngayon. Hindi raw sapat na basihan ang pagbawi niya sa sasakyan para suspindihin siya. Diretso niya rin sinabi kung sino ang hinala niyang nasa likod ng kanyang suspension. Na nasa likod dito si Sap Anton Lagdamio. At ito naman talagang lumalabas eh. Unang-una, may galit siya dito sa rally na gawin ngayong Sunday. Ang rally na ito is peace rally. Wala naman ibang titignan dyan, yan lang talaga. Yung maisug rally na yan. Tapos eto pa nga sir, Gob. Alam mo kasi, panatiko ka nga po ni Duterte. Panatiko tuloy, kaalyado ka ni Duterte. Lahat nga po ng kaalyado ni Duterte ngayon, winawalis na. Yan ang nangyayaring realidad dito ngayon sa Pilipinas. Kaya nga kami nga mga vlogger na medyo kabado rin kami. Kasi nga, maaari anytime, anong oras, pwede kaming walisin. Hindi ko lang alam kung paano gagawin pagwawalis sa amin. Kasi kung kayo nga mga malalaking tao, nawawalis kayo, kami pa kayang mga maliliit lang. Sipin nyo may game mga ka-DDS ha, kung kami na mga pangkaraniwang tao lang, ako, kung sila nga na napakalalaki, napaka mga ma-influensyang mga tao, nagagawa silang paalisin, patalsikin, or ipatrabaho, kami pa kaya. Kaya talagang nag-iingat na kami ngayon. Kaya payo ko din yan sa mga kapwa ko vlogger, sa mga kapwa ko DDS vlogger, no, na mas madoblihin nila yung ingat. No, mas doblihin nila yung ingat nila. Kasi, kung eto nga, tingnan nyo, si Pastor Apollo Quiboloy, si Gob, at yung iba pa na mga susunod, ay nawawalis nila, mga ma-influensyang tao to eh, kami pa kaya. Magkano lang katapat namin, 50 mil, wala na. Labas na yung mata namin. Pero dahil malakas ang ang hawak ko sa itaas, malabo pang mangyayari yan. Baka maabutan ko pa talaga si BP Sara na maging presidente ng Pilipinas. Kaya laban lang, walang iwanan, no. Hangga't nandiyan kayo na sumusuporta sa amin ng mga Duterte vloggers, tuloy pa rin tayo. Walang iwanan, walang susuko ha. Hindi masabi na anti-administration itong rally. Giit ni Hubahib, matagal na raw siyang gustong patalsikin ang mga kilalang karibal niya sa politika na sina Special Assistant to the President Antonio Lagdamio at Vice Governor Oyo Uy, na ngayon acting governor ng probinsya. Nanindigan naman si Hubahib na hindi siya aalis sa Kapitolyo dahil walang basehan ang kanyang suspension. Hindi po ako bababa sa pwesto. Hindi ako satisfied sa order na binaba ng Office of the President. Hindi man lang ako nila binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag salita sa aking side. Hindi kumbinsido rito si acting Governor Uy. Marami ang nagsasabi na hindi dinaan sa due process. Hindi po yun, mali po yun. This is part of the due process. Lahat po tayo. Paano part? Hindi nyo nga pinagsalita. Paano, nasan yung part doon?
Nanteng, ang gusto nga nung tao is nagulat nga lang siya bakit nagkaganyan eh. Tapos part of due... Tangin na eh, kung part pala ng due process yan, hindi, lies na tayo dito sa Pinas. Anong pinagsalita? Eh, paano part of due process? Eh, kung ganyan na pala ang due process sa Pilipinas, eh, wag na, wala na talaga palang kwenta. Ay, friend. Diba? Paano ang due process dyan? Saan ang due process dyan? Hindi nyo nga pinakinggan yung side nung isa eh. Tapos due process pa. Government officials, civilians, everyone, no one is above the law. It's a preventive suspension wherein i-investiga muna. Inampihan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Hubahib. Ipinagtataka raw ni Duterte ang kawalan ng due process sa kaso. Kaya may patutsada siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya. You are in pagganon is that you are veering towards a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipinas. Wow. I'm just warning you. If you committed the wrong, may masama siyang ginawa, investigahin mo. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Hindi ko kalaban si Marcos, pero along the way, magkakalaban talaga kami. We will be political enemies. There's a big difference between an appointed guy and an elected guy. Ngayong araw, mabili na ang kampo ni Hubahib sa Office of the President para bawiin ang suspension order. Magkabaliktaran yung inasahan natin dito kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Na dapat yung mga dilawan yung trabahuhin niya, yung gantihan niya sa lahat ng ginawa sa kanila. Pero ang nangyari, yung mga kaalyado ni Duterte, yung ano eh, yung mga inuunti-unti. No? Dati, yun nga, kagaya ng ilang beses ko na paulit yung sinabi na dati, akala natin ang tatarantaduhin ang lilinisin ni or ang gagantihan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga dilawan, yung katulad niya nila France, nila Risa. Pero nagulat tayo, ang inunti-unti na ginantihan niya yung mga partido ni Duterte. Yun talaga yung unang tinarabaho kasi. Grabe. Okay, play natin to. Governance. Yes. So nagkamali pala ang DLG. Oo. Dahil ang isang matino at maayos na gobernador... Sinuspindi mo eh. Sinuspindi after mo. After one week. Ibig sabihin, wala kayong matinong vetting process sa DLG. Sa'yo. Attorney Vic Rodriguez, Ma'am Lorraine, we will get your reaction, Attorney Vic Rodriguez, bilang abogado, kapareho ni former President Rodrigo Duterte na naging isang abogado at naging prosecutor, nababahala siya that the tendency of authoritarianism o yung pagiging diktador at walang respeto sa proseso ng batas at demokrasya ay nagagamit ng kasalukuyang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Maria Cristina. Similar sa kung paano ginawa ang paghawak sa poder ng kanyang tatay. Rina S. Sharon, pabuti na lang nagyong pagulay sa'yo. Eric E.S., may I please intervene lang a little bit? Kasi prior to that, no, si former Speaker Bebot Alvarez gave a backgrounder, di ba? Yung tungkol kay Anton Lagdameo. And he told us this again during when we were having dinner. He said, basically, yung suspension order na yan, ES, Eric. Yes. Kasi napunta siya the day before to ask na wag na ituloy yung rally. And then governor said, that cannot be. Itutuloy namin ito, basically. And then the next day, Anton Lagdameo was in a coffee shop in Tagum and asked the governor to go to him. And Governor Hubahib said no because he had so many of his constituents that were in his office. Tama. And then that was when it happened. So basically what we're saying maraming is salamat, Ma'am Maria. Talagang petty tyrants itong mga nakaupong ito. No, talagang power tripping. Ah, hindi ka pumunta sa akin. So there was no due process. And
pumunta siya kay ES Lucas Bersamin, and that whole thing happened. There was no due process, no? Para talagang petty tyrants, like they own the government. And Eric and I have been on the receiving end of that, and we know how that feels. And we see it with Pastor now, yung pang magpagma... Sa lahat ng nangyayari ngayon, lalong-lalo na dito sa ganitong issue, minsan mapapaisip tayo na sino kaya na naman ang isusunod ng gobyerno ng mga partido ni Duterte na ipapatanggal? Sino kaya... Di kayo, kayo naman mga ka-DDS, sinong naiisip nyo na pwede pang maipatanggal? No. Kasi marami pa dyan eh. Meron pa dyan kahit papano ng mga ano, ng mga kapartido ng mga Duterte. Kasi isipin nyo maigi ah. Una-una yung kay Kibuloy. Bakit hindi, ano yun, bakit hindi, dapat dati pa inasikaso na yung kaso na yun eh. Kasi itong kay Gob na to, alam ko medyo matagal na rin tong issue na to, pero ngayon lang din inano. Si Baste, ayan yung iniisip, ayan din po yung iniisip ko. No. Na baka isunod na si Baste na ipatrabaho ng gobyerno para tanggalin bilang mayor. Diya, hindi kasi malabo, kasi kung mapapansin nyo, halos lahat na na po ng mga kapartido ng mga Duterte, tinatanggalan na nila. O gusto nilang mawala sa mano nila para mas maluwag yung kanilang ano. Kaya ito ha, yung kanina sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na okay sila ni BP Sara, isang malaking ano yun. Yung ko na lang ituloy. Tapos tignan mo yung ginagawa ng mga vlogger ngayon. Diba, nakatutok lang sa mga Duterte na para siraan, para walang yain, para balahurain ng mga vlogger, ng mga Marcos. Diba? Ng mga tansu vlogger. Totosin lang, pag nakakita sila ng katiting na ano kay Bipe Sara, kukwestiyonin na nila yan. Ang yung unang-una nga, diba, ang ginawa nila yung about sa confidential fund. Diba? Pero hindi umubra. So ngayon, naghahanap pa sila ng iba pa. Na tingnan nyo, may susulput at susulput dyan. No? May susulput at susulput dyan. May mga maikita at maikita yan sila na pwede nilang panglaban sa mga Duterte na para lang mapatanggal nila. Kaya nga ito, sumunod na si Gob. Sumunod na SMNI, Kibuloy, si Gob. Ito, baka sa susunod na buwan, sa makalawa, baka si Mayor Basti Duterte na ang ipatanggal na nila. Ayun yung isa sa mga naiisip ko na maaari nilang gawin. Kasi lahat na ng mga partido ng mga Duterte, inuunti-unti na nila. So tuloy pa natin to. Itong mga petty tyrants na ito na sinabi ni PRRD, mga wala namang alam at mga nagdodroga pa. Yes, diba? Ma'am. Idugtong ko na briefly, Attorney Rodriguez, para buo ang reaction mo doon. The order will not come out just from the office of the executive secretary without the president himself giving the go signal. Your reaction? Baka hindi ko masagot briefly dahil medyo mahaba ito. Kaya, Eric, go ahead. Dr. Lorraine, go ahead. I'd just like to take off from the statement given by President Duterte na si Governor Edwin ay he was deprived of due process. Tama yun, yung pinag-uusapan natin. Kaya nga hindi ba kumalala ang mga kababayan? Kaya tayo meron yung hakbang ng maisog. Ang ating panawagan, protect and defend the Constitution. Not right. Just from this peking at huwad na charter change at people's initiative. Ito na nga ho yung ating panawagan, protect and defend the Constitution dito sa pagbabalahura o pagsasantabi nila ng ating fundamental rights. Correct. I agree with President Duterte sapagkat not only yung sa Bill of Rights provision na sinasabi niyang violation of the equal protection of the laws. Tingnan din natin yung Article 2, Section 1 of the Constitution. Yun nga, that the Philippines is a Republican and Democratic state. Ito importante, yung sentence number 2. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Ang soberenya ho ay tayong mga mamamayang Pilipino, hindi po yung mga nahalal.
sila po ay kinatawan lamang natin, kinatawan natin na gumawa. Alam niyo yung nangyayari ngayon, biglang sumagi sa isip ko, yung pelikula ni ano, pelikula or story ni General Luna. Sino nakapanood dito ng movie ni General Luna? Oh, sino nakapanood dito? Alam niyo, parang may mahahalin tulad natin din yung nangyayari dito ngayon sa Pilipinas. Doon sa buhay ni General Luna. No? Doon mapapansin niyo din ang kalaban din ni Juan Luna doon na yung presidente, 'di ba? Oh. Tapos inunti-unti ding siraan at tanggalin ng mga kasamahan ni General Luani Juan Luna nung panahon niya yun, 'di ba? Yung mga kanu pa yung kinampihan, 'di ba? Alam niyo parang nangyayari ngayon, no? Kayo ba? Isipin niyo nga ano, baka mamaya nagkakamali, baka ako lang nakakaisip eh. Di kasi parang sabi ko, alam mo pag napapanood ko yung ano, yung kay yung movie ni General Luna, tapos yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, parang iisa. So totoo lang. Hindi, ewan ko lang kung ako lang nakakapansin ha. Ewan ko lang kung ako lang nakakapansin ha. Ang datingan kasi doon, na etong presidente na si Emilio Aguinaldo ay hawak din ng mga kano, 'di ba, ng mga puti. So ano ba nangyayari ngayon? Yung presidente natin hawak din ng mga kano, 'di ba? Hawak din ng ano, similar eh. Parehas na parehas eh. Si Emilio Aguinaldo ay kontrolado din ng mga Amerikano noong mga panahon na 'yon. Na etong tapos si Duterte naman is ilalagay natin sa buhay ni General Luna. Na si General Luna ayaw na ayaw sa Amerikano kasi nga ginagawa tayong alipin dito sa sarili nating bansa. Kaya nangyari noon, naging magkalaban etong si Emilio Aguinaldo at si General Luna dahil nga magkaiba sila ng ambisyon, magkaiba sila ng paniniwala. Nakatulad ni BBM ngayon at ni Duterte. Sipin niyo yung maigi na parang parehas na parehas. Doon sa movie, doon sa story, kahit sa libro, ay makikita niyo doon na pinagtatanggal din sa posisyon ng mga kasama, ang mga kasama ni General Juan Luna. Tama ba Juan Luna, no? Baka nagkakamali ako sa pangalan. At ngayon, tingnan nyo, nangyayari din ngayon dito sa mga Duterte. Dito sa mga partido ni Duterte. Ay, naku. Parehas na parehas eh. Kasi nung panahon ni General Luna, ay ayaw niya sa mga Amerikano. Oh, tapos yung mga gobernador, mga kapartido ni Emilio Aguinaldo noong mga panahon na yun, ay todo kampe sa mga kano. Kasi nga, doon sila ano eh. Kaya nga, diba, nauso yung salita na pera o bayan? Ano yun? Tama ba? Pera o bayan? Mamili ka. Diba? Hindi kasi parehas sa parehas na nangyayari ngayon. Kaya sabi ko, hindi kaya bumalik tayo sa panahon ng Juan Luna. 'Di ba doon sa panahon ni Juan Luna ay ang nagmumukhang masama sa mga tao ay si Juan Luna. Siya yung nagmumukhang traitor sa Pilipinas. Na ganun naman ang nangyayari ngayon kay Duterte. 'Di ba? Na ang mga Duterte ang nagmumukhang masama sa mga Pilipino. Nagmumukhang traitor sa Pilipinas. Ganun na ganun sa nangyari sa buhay ni General Luna. Na ngayon, na si General Luna naman talaga ang pinaka may malasakit sa bayan, siya yung pinaka nagmamahal sa bayan at gumagawa paraan para mapabuti ang bayan, para maiiwas sa mga Amerikano, para ito ay huwag sakupin balang araw. Eh siya pa'y napapasama, siya'y nasasabihan na traitor at kamay na bakal nung panahon nila Emilio Aguinaldo. Tapos ang nangyayari naman, yung buhay naman ni Emilio Aguinaldo nung mga panahon na yun,
ay katulad na katulad sa nangyayari na kung sino yung presidente natin ngayon. Sabi ko, punta na, parang minsan kapag napapaisip ako, sabi ko, hindi eh, parang bumalik tayo dun sa panahon ng ano. Ano bang taon yun? Nakalimutan ako. 19 na yun? 1912? Tama ba? Hindi, baka nagkakamali ako. Sino ba pwede mag-comment yan na may mabilis na pang search yan? No, siguro may tambalos-los din noong unang panahon. Walang iba. Sino ba ang nanghamak kay... Sino yung naka-wheelchair dun? Sino yung naka-wheelchair na nasa 10 piso? Sino si Mabini dun? Diba? Sino si Mabini? Ang nangyayari nga nun, si Andres Bonifacio parang si ano eh, parang si Robin Padilla na parang si Kibuloy sa panahon natin ngayon. Antonio Luna Brad. Ah, Antonio Luna pala, sorry. Oh, Juan Luna. Juan Luna kasi naisip ko. Oh. Exactly. Same day ang kaibahan lang ngayon, we have internet and at oh, yun. Ayun yung pinagkaibahan. Oh, kasi kung isipin nyo, Mike, ganito yung nangyayari talaga. Oo. Oh, diba? Kaya minsan pag napapaisip ako, palagi kong pinapanood yung pelikula na Juan Luna kasi, alam mo yun, si Juan Luna kasi sinuklaman, kinakasuklaman at kinakatakutan ng mga Pilipino nung panahon na yun. Na which is na parang nagiging style ni Duterte. No? Kasi nga, ang katwiran ni Luna, ayaw niyang papasukin ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Na ganun din ang nangyayari sa panahon natin ngayon kay Duterte. Na ayaw din ng Duterte sa mga Amerikano. Kasi nga, alam naman din natin na Amerikano ang isa sa mga marami din pinatay ng mga Pilipino yan. No? O doon pa lang sa movie ni Juan Luna, no? Alam ko may mga Tanso Dugyot supporters diyan na nakapanood ng movie ni Juan Luna. Doon makikita niyo kung gaano pagpapahirap ng mga Amerikano sa mga Pilipino nung panahon na 'yon. Tapos ngayon eh todo ano tayo?